Hi everyone! So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-withdraw kay MetaMax. First, pumunta po kayo sa inyong MetaMax app and pumunta sa Flexible Wallet. Then, click Withdraw. Diyan po sa Withdrawal Address, ilalagay niyo po dyan ang inyong address wallet na inyong CoinsPH or GCrypto. Sa akin, CoinsPH po ang ginamit ko. Para makuha mo ang iyong wallet address sa Coins, ganito po ang gagawin nyo. Sundan nyo lang po. Pupunta sa Portfolio. Then, click Receive. Click Deposit Crypto. Tapos, hanapin mo ang Tron TRX. So, ayan po. I-click mo Tron TRX. Ayan po. So, click Tron and ayan, makikita nyo po ang iyong wallet address at ikakopy nyo po yan para ma-paste nyo po doon kay MetaMax. I-paste dito sa withdrawal address. Ayan. Tapos sa withdrawal amount, sinagad ko yung $27. Kada withdrawal po, may charge tayo na $1 at pag below $100 po ang withdrawin nyo, may income tax na 8%. Kaya ang darating po sa wallet natin is 23.84 USDT na lang po kasi may kaltas po siya. Andyan po sa baba yung information kung magkano po yung kaltas. Kung above $100 ang withdrawin mo, may kaltas po siyang income tax na 5%. Kung $500 to $1,000 naman, is 1% lang po ang kaltas. At kung $1,000 above, wala na pong income tax. Bali, $1 na lang po ang mababayaran ninyo yung processing fee. So after that, i-click na po ang confirm withdrawal. Tapos dito po, i-enter nyo po yung 6 na fund password, yung ginawa nyo po nung nag-recharge kayo. Tapos click confirm withdrawal, so success na po yan. So, ayan po, 0 na kasi na-confirm na natin. Mag-antay na lang po tayo ng 24 hours mahigit para po sa mga first withdrawal pa lang. So, ang makikita pa natin dyan is processing pa. So, after 24 hours, pinalikan ko siya, processing pa rin. So, mga 26 hours, nag-open ako ng Meta. So, nakita ko siya, completed na. So, mga 26 hours siya bago pumasok, bago siya nag-completed. So ngayon, i-check natin ang ating coins kung pumasok na ba. So yan, pumasok na nga. So i-click natin ang portfolio. So tingnan po natin ang Tether USDT. So ayan po, may $23 na pumasok. Yan naman po ay i-click na natin para po ma-sell na natin at ma-convert to piso. So click buy sell USDT. Tapos sell USDT. Tapos yan, max lang. So yan pang bintahan niya sa 23.84 USDT, may 1,386.34 Philippine Peso ka. So ibig sabihin na sa 58 something yung dollar na isi-sell natin. So click sell, tapos confirm sell. So yan na, nag-sell successful na siya. So lumipat na siya sa ating Philippine wallet sa coin. So ayan, nakita nyo po sa Philippine PHP, may laman na po na 1.14 something kasi may ano ako dyan, may balance ako kanina. So na-transfer na po yan sa Philippine wallet sa coin. So pwede na po yung i-cash out. Click nyo lang yung cash out kung saan nyo gustong i-cash out. Sa akin kasi sa GCash. Click GCash, tapos enter mo yan dyan sa amount kung magkano yung i-cash out mo. Tapos, InstaPay yung pinili ko kasi within 10 minutes darating na siya. May fee nga lang siya na 10 pesos. Sa PesoNet, wala siyang fee kaso next day mo pa matatanggap. So, dito naman, ilalagay mo yung GCash name mo at saka yung GCash number mo. So, after mo ma-fill up, click mo na yung next. Tapos, confirm. After that, may pa-facial recognition si Coins kung ikaw ba talaga yan. So, pagkatapos ng facial recognition, after 10 minutes, papasok na po yan sa inyong GCash account. So, legit po talaga si MetaMax, nakaka-withdraw ka. So, kung gusto niyo pong sumali at mag-sign in, ilalagay ko pong aking link sa description box.
At ilalagay ko rin po ang aking Facebook account para mag-guide ko po kayo. So, thank you for watching!